Kung tayo isang dividend investor and long-term investor dito sa ating merkado, napaka-importante na nami-measures natin kung ano yung mga pumapasok sa atin at ano yung mga nagiging income natin sa dividendo and sa ating capital gains. Dito kasi natin malalaman kung gaano ba tayo kagaling mag-manage ng ating pera and kung gaano natin napapalago ang ating perang pinaghirapan. Sabi nga sa isang kasabihan, you cannot control what you can't measure. Ngayon, i-walkthrough ko muna kayo sa ating bagong update sa portfolio tracker natin. So, ito yung pinaka-interface ng ating portfolio tracker kapag wala pang laman. And dito yung history tab natin, wala ding kalaman-laman. Dividend calendar, ito yung pinakabagong update natin sa ating portfolio tracker. Ipapaliwanag ko ito. Breakdown tab, capital gains versus sa ating merkado, return on dividend, and also ang ating watch list. So wala siyang kalatoy-latoy kapag wala siyang laman. So ang gagawin natin, pupunta lang tayo dito sa history tab, then ilalagay lang natin dito yung information na to. Ang una natin ginawa ay nag-deposit lang tayo ng pera no, para magkalaman ng ating portfolio tracker. So meron dito 100,000 kunyari na dineposit. Pag in-scroll down natin ito, malalaman natin dito na meron ng account value na 100,000. Okay. So now ang gagawin natin, maglalagay tayo ng isang kumpanya na bibilhin natin. For example, ang kumpanyang DMC. So kunyari, bumili tayo sa DMC ng 10,000 shares sa halagang 5 pesos per share. So yung total na binayaran natin including the fees ay nasa 50,148. Now, kung babalik tayo dito sa positions tab, makikita na natin dito ang kumpanyang DMC. And kung i-scroll down natin ito, makikita natin dito yung information natin sa ating portfolio. Then makikita natin dito yung capital gains and total returns natin sa ating portfolio. Also guys, no, sa mga bago pa lamang dito sa pag-i-invest, itong nakikita nyo ngayon, ito ay automatic na. Itong today's price change, automatic na yan, nagpo-provide ng data sa atin. Okay, so now ang gagawin ko lamang, i-hide ko lang ito kasi wala pa naman tayong masyadong stocks na binili para mabilis natin makita yung information dito, okay? Ngayon naman guys, pag-usapan natin itong bagong update natin sa ating portfolio tracker, no? So dito, ito yung tinatawag kong dividend calendar. Ito, ang gusto ko lang ma-achieve dito ay ano yung pinaka-frequent na nagbibigay ng dividend. So dito, ma-anticipate natin yung mga buwan na malaking nagbibigay ng dividend ang mga company and kung gaano kadalas sila nagbibigay ng dividendo. So for example, ngayong araw, nagbigay ng dividend ang DMC at nakatanggap tayo ng 3,000 pesos. Now, kung pupunta tayo dito sa dividend calendar natin, eh kung mag-focus tayo dito guys, December 20. Ayan. So, every time na magkakaroon ng dividend, mabibigyan ka ng dividend, dito siya lalabas no, sa information na to. At dito matatrack natin gaano kalakas at kadalas magbigay ng dividend ang mga kumpanya. So, dito natatrack natin yan. And also guys, take note lang natin na itong expected dividend income natin, ito ay automatic na rin kinukompute ng ating portfolio tracker. And dito makikita na rin natin yung information ng expected dividend income mo to actual dividend income. Ito malalaman mo na rin kung ano yung pinaka-highest dividend na naibigay sa'yo sa isang araw lang. Dahil isa pa lang naman ang laman ng ating dividend calendar ngayon, kaya nakikita nyo dito, ito yung 3,000 pesos. And also guys, makikita nyo rin dito every month kung gaano kalaki yung kinita mo no, sa ating portfolio or dito sa ating dividend calendar. Okay, so maglagay pa tayo ng information pa dito. So kunyari guys, nabigyan tayo noong February 5, 2022 sa halagang 1,500 pesos sa kampaning DMC pa rin. And kung titignan natin dito sa dividend calendar natin, mayroon ng information nito. No? Ayan, February 5, 2022, ayan na yung information natin. Okay? And nakikita na rin natin dito sa February, meron tayong 1,500 nakita sa dividend ng ating portfolio. And kung pupunta tayo dito sa positions tab, makikita na rin natin dito ang ating dividend income sa DMC na nasa 4,500 na and 8.97% ng investment natin sa DMC ay nanggagaling sa dividend ng kumpanya. At mayroong capital gains na 113.77% dividend income and total return natin sa ating portfolio. Okay, so for example, magdadagdag pa tayo ng isa pang stock. So kunyari, bumili tayo ngayon
and ang kampaning GME ang ating binili. And nakabili tayo sa kampaning ito ng 10,000 shares sa presyong 4 pesos per share. Na umupuntahan natin itong positions tab, makikita na natin dito ang kumpanyang GMA7. So nandito na rin ang information ng company. And take note guys, kasama na rin dito yung fees and tax sa ating merkado. Nakikita nyo guys, real time na nag-a-update ang ating portfolio tracker. So para mas makita natin yung ganda ng ating dividend calendar, maglagay pa tayo ng dividend na nakuha kunyari natin sa ating portfolio or sa ating mga stock. Okay, so kunyari ito yung natanggap natin na dividend sa ating portfolio and mababasa na natin dito, ito na ang ating dividend calendar ngayon. Ang DMC daw ay mayroong 54.6% ng ating kabuuang income ay nanggagaling sa DMC. At 45.4% ng ating dividend income sa ating portfolio ay nanggagaling naman daw sa GMA7. Information na to, ang pinakamalaking nakikita daw natin sa ating dividend ay noong April, nakakuha daw tayo ng 5,000 pesos. Ay kung mapapansin natin dito, April 4 natin daw nakuha iyon. And dito, ang highest dividend paid natin sa isang araw daw ay 5,000 pesos. And based dito sa dividend expectation and dividend actual income natin, so, ang ating target sa 2022 daw ay nasa 23,100 pesos na dividend income sa dalawang kumpanyang ito. At ang ating actual kunyari ngayon ay nasa 12,830 pesos na ang ating nakukuhang dividend income. Okay, so ito yung ating bagong update sa ating portfolio tracker ngayon. And also makikita din natin dito sa ating portfolio breakdown, 4.3% ng ating kabuuang portfolio ay nasa cash. And ang pinakamalaking nagko-contribute ng ating stocks daw ay ang kumpanyang GMA7 na nasa 48.2%. And dito guys, sa capital gains and return on dividend, wala siya ngayong laman kasi ito, no? So every 5 PM, magkakaroon ng laman ito automatically. So ngayon, ng time na ginagawa natin itong video ay nasa 12 PM pa lang ngayon. So mamaya pa magkakaroon to ng laman mga 5 PM. So dito naman, kinocompare lang natin yung ating capital gains versus sa ating merkado. And also guys, ang kagandahan dito, ito ay lifetime natin natatrack yung ating performance compare sa ating merkado. And also lifetime din natin natatrack ang ating total return sa ating dividend income lamang. Ito namang watchlist natin sa mga bago pa lamang sa ating channel. Dito sa ating watchlist, automatic nag-i-email sa atin itong portfolio tracker natin kapag mayroong buy or sell signal na sa ating watchlist na sinet. So paano nga ba ito ginagamit? So ang ginagawa ko lamang dito, kunyari, ito maglalagay lang ako ng company. And ang agadahan dito guys sa aking portfolio tracker, kahit lahat ng stocks sa ating merkado ilagay mo dito, walang problema kasi i-email ito sa iyo ng ating portfolio tracker. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung update natin sa ating portfolio tracker ngayon. And maraming salamat sa pag-subaybay nyo dito sa ating channel. And asahan nyo pa na lagi kong i-improve itong ating portfolio tracker para makatulong ng malaki sa ating mga dividend investor and value investor dito sa ating bansa. Bago mo tapusin ang video na to, kung ikaw naman ay bago pa lamang sa pag-invest dito sa ating merkado at hindi mo alam kung paano magsisimula, panoorin mo itong video na to. And this is Pesiwayo guys, nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.